sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulong. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kaniyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kaniya'y makapakinabang, sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa'y masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito, papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kaniyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kaniyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahibik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko
at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kaniyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda. At nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay hindi natin makakalimutan. Marahil familiar na sa inyo ang
Himala o the miracle of the multiplication of the bread. Palagi nating itong narinig sa iba't ibang version ng Ebanghelyo. Ganun paman, ating bigyan ng pagninilay kung papaanong ang galaw, isip ng Diyos ay para sa taong nangangailangan. Ang salitang nahahabag ako sa mga taong ito, kahit na wala tayong gawin, kahit na wala tayong sabihin, ang pakiramdam ng Diyos kung tayo'y nagugutom ay nahahabag. Kahit na nga ba huwag ka nang magdasal, kahit na nga ba umupo ka na lang, tumingin ka lang sa Diyos, alam ng Diyos ang ating kalalagayan. Tingnan nating mabuti. Bakit kailangan tatlong araw silang sunod ng sunod kay Jesus? Kahit saan pumunta si Jesus, ang ating poong Nazareno, sila ay sunod ng sunod. Kaya sinabi ni Jesus na tatlong araw na natin silang kasama. Dama ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan ng tao. Kaya yung tatlong araw na pagsunod na yon, bakit kaya ang mga taong ito ay hindi nakaramdam ng anumang gutom? Siguro marahil kapag nasa presensya ka ng Diyos, kapag nakikita mo ang Diyos, kapag kasama mo ang Diyos, parang napakabilis na tumatakbo ang panahon. Walang pagkainip sa presensya ng Diyos. Walang pagkabagot sa presensya ng Diyos. Walang pagkainis sa presensya ng Diyos. Kung dama natin ang presensya ng Diyos. Ito ang katotohanan na ibinibigay ni Jesus noong una pa ang kaniyang presensya sa mga naniniwala sa kanya kailanman ay hindi magkukulang. Siya ang magiging sandigan, ang pinagmumulan ng tunay na pagkain na kaniyang ibinibigay. I am the bread of life. Ang tinapay na kaniyang pinarami ay pagpapasimula pa lamang ng mga susunod na biyaya sa mga taong sumusunod sa kaniya at nararamdaman ang kaniyang presensya. Tatlong araw, pero walang pagkagutom, walang pagkainip, walang pagkabagot. Bagkus ang nakikita nila kay Jesus ay biyaya, pagpapala sa kaniyang presensya. Ito ay pagpapakita na ang Diyos sa kaniyang pagiging Diyos at doon sa taong bukas ang puso, kailanman hindi mararamdaman ang nararamdaman ng ordinaryong tao sa lipunan. Mga kapatid, ilan ang dalang isda? 70 at maliliit, 70 tinapay at maliliit na isda. Mula sa kakaunti, mula sa kakarampot na padami ng Diyos sapagkat mahal niya ang mga taong sumusunod sa kaniya. Ang maliliit na ito, ang kakaunting ito, kapag inihatag natin sa Diyos, ang Diyos na ang bahalang magpapalit at sosobra sa 7 bakol. Alam natin na sa biblical language, ang 7 ay perfection. Perfect 7. Ibig sabihin, ang 7 iyon ay simbolo lamang na numero.
pero pagpapakita ng kawalang hanggang pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa lahat ng sumusunod at nananatili sa Kanya. Mainipin ka ba? Nababagot ka ba kapag nagsisimba? Naiinip ka ba kapag ang haba ng homilya ni Father? O gusto mo palaging nagmamadali? Yung papasok sa simbahan, magtataas ang kamay, lalabas, nakasimba na. O di ba ang ganda? Mainipin. Mainipin sa Diyos, kaya mainipin din kapag hindi natatanggap ang biyayang gustong mangyari sa Kanya. Nasaan yung equality? Kung gusto mo ng biyaya ng Diyos, manatili ka, makinig ka, maupo ka, damhin mo ang presensya ng Diyos. Ito ngang mga taong ito, tatlong araw kasama ng Diyos, pero hindi nainip. Gusto pa nila mas matagal, mas maganda na maramdaman ang presensya ng Diyos. Kung sa pagsisimba mo hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos, nangangahulugang hindi ka handa sa pagtanggap ng Kaniyang biyaya. Isang oras lang ang misa, minsan nga 40 minutes lang. Kinaiinipan mo na, naiinip ka na kasi mahuhuli ka sa Divisoria. Dadaan ka lang. Hindi naman talaga Quiapo ang punta mo eh. Divisoria. Dadaan lang tayo doon para magsimba. Isisingit ko lang ang Diyos. Isisingit ko lang ang poong Jesus Nazareno. Pero hindi mo nakikita yung pambili mo sa Divisoria galing sa Diyos. Biyaya ng Diyos. Unahin natin, mas maganda, mas matagal, dahil mas makikita natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa sumasama sa Kanya at nakikinig sa Kanya. Sana ang Ebanghelyo ay magturo sa atin na ang pagkanaririyan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ay hindi lamang kung ano yung ating nararamdaman, kung hindi kung anong nararaman ng Diyos sa atin, kung anong kailangan natin ay damang-dama ng Diyos, sapagkat nakikita niya kung anong itsura ng ating mga mata at anong itsura ng ating mga puso. Kapag hindi ito malinaw, walang pagpapala, walang pagbibiyaya. Hayaan nating matapos tayo sa pagpupuri ng sangalan ng Ama. Mag-umpisa tayo sa sangalan ng Ama. Pagpupuri sa Diyos na isang tatlo at tatapusin natin sa Amen. Para pasok tayo doon sa pagbibiyaya ng Diyos na ibinibigay sa mga taong bukas at humihingi nito araw-araw. Gusto yon ng Diyos at ito rin sana ang ating maging gusto sa ating buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan.
Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkaloob niya sa atin. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ang espiritual na pagkain, nagmumula sa hapag ng Panginoon, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap nating kapatid, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang pagandog niya ng sarili sa maraming tao, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalos sa piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiahin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang tinapay na nagbibigay buhay. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aming mananakop, awa mo
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat daw ang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka Sorry.